tatay ko. Hello, magandang umaga, Luzon. Mayong buntag, Bisaya, sa Mindanao. So, update po tayo no, sa aking tanim na Emperor F1 Tatak Swiss, mga ka-farmers. So, ngayon mga ka-farmers, nasa 54 days na po sa ngayon. So, kung napapansin nyo mga ka-farmers, nagsimula na po itong namunga. Okay, so, bago po tayo magpatuloy, sinabi ko na mga ka-farmers sa iba kong vlog na huwag naman natin kalimutan, no, na pasalamatan po natin palagi ang ating Panginoon, dahil alam po natin kung wala po ang ating Panginoon, alam na po natin lahat na wala po tayong magagawa. So, okay, so ngayong umaga mga ka-farmers, ito na po no ang aking tanim na Emperor F1 Tatak Swiss. So 52 days na po sa ngayon mga ka-farmers, nagsimula na po itong mamunga. Siguro kung bibilangin po natin mga ka-farmers, kaya po ito no sa isang puno na mga 25 no, aabot pa ng 30 ang bunga sa isang puno lang po mga ka-farmers. Okay, so yung tanim ko dito mga ka-farmers ay nasa mga 3,000 lang po, no, kapuno, 3,000 kapin. Yun lang po mga ka-farmers. Okay, so apat na bisis lang po itong na-applyan ng pataba, kasi alam po natin ang napakamahal na presyo sa market, no, ang mga pangunahin na pangangailangan po nating tanim. So ang ginagawa ko po lang dito mga ka-farmers, nilagyan ko na lang po ng ipot ng manok, kasi yung ipot ng manok mga ka-farmers, makakatulong po siya sa lahat po nating mga pananim, lalo na sa aking tanim na watermelon. Kung nakikita nyo, apat na bisis lang po yung talim ko na talong, nasa dalawang bulan, apat na bisis ko lang po itong na-applyan ng pataba. Hindi katulad ng noong mga nakaraang tanong, taon, nagtanim po ako dito, every week po ako no, mag-apply ng abono. So ngayon mga ka-farmers, ang ginagawa ko po dito, no, dalawang linggo po ay bago po ako mag-abono ulit. So yun po ang aking ginagawa sa aking mga tanim, kasi sobrang napakamahal po ang mga pataba sa market. So ang ginagawa ko lang po dito mga ka-farmers, yun ko lang po dito sa aking video ngayon, linagyan ko lang po ng ipot ng manok, kasi ang ipot ng manok mga ka-farmers, mabibili lang po natin no sa 100 per sack, yun lang po. So yun po ang nilagay ko po dito sa aking mga tanim. Kung napapansin nyo mga ka-farmers, yung tanim ko na Emperor nasa mga baywal na ko po, no, ang taas, nasa mga tatlong roller po ang taas mga ka-farmers. So yun lang po ang i-share ko sa inyo. So yung mga ina-apply ko na mga pesticide yung mga ka-farmers, nung bago pa lang tanim, ang unang-una kong ginagamit dito yung Cirinid at saka yung Actara. Pagkalipas ng isang linggo, yung TriGuard mga ka-farmers at saka Binibia para maiwasan ng kulot. So kung napapansin nyo natin mga ka-farmers, medyo may natatamaan ng aphids ung mites mga ka-farmers. So ngayon unti-unti na po siyang naka-recover galing sa pangungulot, no, dahil sa dahil natake po ng mites at saka aphids mga ka-farmers. Okay, so sa ngayon mga ka-farmers, kung napapansin nyo, unti-unti na po silang bumalik, no, naka-recover na po mga ka-farmers. So yun lang po ang may share ko sa inyo mga ka-farmers. So yung mga ginagamit ko na insecticide, alternate ko lang po dito ang Alika at saka Binibia. Yung foliar na ginagamit ko, Nutriflam 8J at saka First Line po mga ka-farmers, yun po ang ginagamit ko sa aking tanim. Yung fungicide na ginagamit ko dito mga ka-farmers, yung Ortibatap at saka Amistar at saka yung Porso at saka yung Luna Sinsis, yun mga ka-farmers na produkto sa Bayer. So yun na po ang may share ko sa inyo. Okay, so kung mahilig po kayo sa mga ganitong video mga ka-farmers, huwag nyo kalimutan no, mag-like and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.